Karamihan nga sa ating mga Pilipino ay mahilig sa mga ganitong pagkain, sa mga chicharon o yung mga putok-batok na kanin. This time, tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng chicharon kahit nasa bahay lang. At disclaimer lang, hindi ako yung expert na gumagawa nito. Kung ano lang yung alam ko, ayun lang ang gagawin ko dito sa video. Bumili ako ng 2 kilong balat sa palengke kanina. 200 lang ang bili ko rito. 100 niya ang 1 kilo ng pagkakabili ko dun sa mga nagtitinda ng kami or ng mga baboy. Huhugasan ko lang ito ng 2 beses upang matanggal yung mga hindi ganais-nais na amoy at yung mga nagtitira pang dumi dito sa balat ng baboy. Kung may alam kayo ang mga sikat na gawaan ng chicharon o masasarap na chicharon, pakicomment naman dyan sa comment section para malaman ko kung saan ba sikat yung mga ganitong klaseng chicharon baboy. Ilalaga muna natin itong balat ng baboy para maging firm yung kanyang itsura at madali siyang mahiwa mamaya magkahihiwain na natin. Titimplahan din natin siya ng konting asin para naman magkaroon ng lasa itong gagawin nating chicharon. So yun nga, after ng mga 10 minutes na pagpapakulo, ganito na itsura niya. Pwede na natin siyang hanguin at huhugasan natin siya para lumamig siya at madali siyang mahiwa. Ganito nga pala yung klase ng chicharon na nabibili natin sa mga bus. Pagka sumasakay tayo, yung mga nagtitinda ng mga sinasabi nila na chicharon na may laman o yung backpack, ganito yung ginagawa nila na chicharon, yung balat ng baboy. Pagkatapos nga natin hugasan, ihiwain naman natin ito ayon sa kagustuhan yung laki o sukat. Nasa sa inyo naman yung kung gaano kalaki ang prepared nyo sa chicharon na gagawin natin. Pagkatapos naman natin hiwain, ay kailangan natin siyang patuyuin. So this time gagamit ako ng air fryer upang dito ko isalang at dito ko patuyuin yung balat ng baboy. Pwede naman siyang ibilad pero this time walang araw at makulimlim dito sa panahon ngayon. Kaya dito ko na lang napili na patuyuin. Pwede rin naman sa oven kung gusto nyo. Sasalang na nga natin sa ating air fryer at tatansyahin ko lang siguro sa mga 160 or 165 na degree Celsius ay pwede na ito. At sa siguro try muna natin mga 40 minutes kung tutuyo na ba siya. Ganito naman ang itsura niya after 30 minutes pero pwede na to, tuyo na to. Kaya susubukan na natin iprito. Kailangan nga ay mainit na mainit yung mantika natin para lumubo siya pag pinirito natin. Dahil kung hindi, titigas lang ang ating niluluto at hindi siya magpapapap kagaya nung nakikita natin sa video. Kailangan mo lang siyang halu-haluin para lahat ng part ng ating balat ay magpapap at hindi magkaroon ng matigas na parte nito dahil yun ang iniiwasan natin. Pagkagat natin ay mayroong mga matitigas na parte. At pagtansyado mo na wala na ang mga hilaw na parte ay pwede mo na hanguin at patiktikin sa isang salaan upang mawala ang kanyang natitirang mantika. At kung ayaw nyo naman pirituhin lahat ng mga pinatuyo nyong balat, pwede rin nyo naman siyang i-stock para kung kailan nyo lang maisipang magluto ng chicharon ay pwede kayong magluto. At ilagay nyo nga lang pala sa ref at yung mga lugar na hindi makakain ng aso o ng pusa. At isang paalala lang din, ang chicharon ay medyo mataas ang taglay nitong kolesterol, kaya ingat-ingat lang tayo sa pagkain at huwag naman madalas. At yun nga, natapos ko ng pirituhin lahat at wala na akong dapat na i-stock dahil nga itong 2 kilo na to ay marami naman din akong pagbibigyan dito sa amin. At gagawa naman tayo ng sosawa na suka. Type naman ay maghihiwa lang din ako ng sibuyas. Pwede namang pula o pwede namang puti ang sibuyas na gagamitin natin. Kaya na, bahala kung ano ba ang mas prepare nyo. Hindi naman nga kasi makukumpleto ang chicharon natin kung wala tayong sosawan, di ba? So naglagay din ako dito ng siling haba at siling manghang. Tapos nagbitik na rin ako ng bawang at nilagyan ko na rin naman ng asin. Buhusan natin ang suka at kung meron naman kayong timpladong suka dyan sa bahay, yung mga nabibili, lalo na yung mga sukang pinakurat, napakasarap nun, kaya yun na lang ang gamitin nyo, mas maganda pa. Para ang chicharon nyo ay ready to eat na at hindi na kayo mahirapan gumawa pa ng sausawan. Sa 2 kilong balat nga ay ganito karami ang aking nagawa. So napuno ko naman yung isang tray na kasing laki ng mga food warmer na ginagamit natin sa mga handaan. So tara, tikman na natin yung ating ginawang chicharon. Shoutout sa mga mahilig dyan. At sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-type lang kayo ng comment nyo at babatiin ko kayo kung nasan nung kayo. So yun, maraming salamat ulit. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video.